ang pagkakaibigan ay isang samang karamihan sa atin ay inaasam. Lalo na sa mga tao o individual na malayo sa pamilya at nangungulila. Ang magkaroon ng totoong kaibigan ay walang katumbas na halaga. Ngunit minsan ay nasusubok ito sa panahon ng krisis at kagipitan. Hanggang saan aabot ang malasakit ng isang kaibigan sa kapwa sa ganitong sitwasyon? Ang kwentong mapapakinggan ay tungkol sa karanasan ni Abel. Nang minsang maimbitahan siya sa piyesta ng kanyang mga kaibigan bandang South Cotabato. Taong 1984. Magandang araw po sa iyo, Kalakbay. Isa po ko sa numero uno niyong taga-suporta. Wala akong pinalalampas sa araw-araw na kwentong inilalahad niyo. Ngayon po ay naisip ko na siguro ay panahon naman para ako naman ang magbahagi ng aking karanasan sa mga aswang. Naganap ito noong 20 anyos pa lamang ako. Sa panahong ito ay namasukan po ako bilang tindero sa isang establishmento sa Davao. Maayos naman po ang trabaho ko. Katunayan nga ay mababait ang amo ko at hindi mahigpit. Kung kaya't mas maayos kung nagagawa ang trabaho ko. Ako na din ang nagiging bagger nila at nag-iinventaryo gawa ng hindi namang kalakihan ang binabantayan ko. Sa pwesto po namin ay may mga katabi din kaming tindahan at ihawan ng barbecue. Kasundo ko ang mga bantay nito. Lalong-lalo na ang nasa ihawan na si Tope. Mabait kasi ito at kwela. Madalas ay inililibre pa kami nito ng isaw na paninda nila. Hindi ko alam kung binabayaran ba niya. Bandang summer po yata nito nang yayain kami ng isa naming kakilala sa pwestong iyon na tawagin natin Bianca. Ayon dito ay magiging malaki ang handaan sa kanilang baryo at gusto niya sanang maimbita kami at maipakilala sa kanyang mga kamag-anakan. Unang taon niya kasi noon sa Davao at iyon ang pinakaunang pagkakataon na magkakaroon siya di umano ng mga kaibigan. Dahil nga sa pawang mga binata at dalaga naman kami, ay walang pag-alinlangang pumayag kami. Nataon pang linggo naman ito gaganapin at ilan sa amin ay walang pasok. Ako naman ay nagpaalam sa aking amo. Dahil sa maganda naman ang ugnayan namin ng mga ito, ay pinayagan nila ako. Sabado ng umaga nang magtungo kami sa terminal ng bus, papunta sa isang baryo sa South Cotabato. Medyo may katagalan na magiging biyahe. Parang noong araw ay nasa 6-7 oras ang biyahe. Sa bayan pa lamang na nakakasakop sa baryo nila, ay namili na kami ng iilang makakain at pasalubong para sa mga magulang nitong si Bianca. Lalo pat nililigawan ito ni Tope. Magtutungo ba kayo sa piyesta sa baryo ng babaeng yan? Payo lang sa inyo iyo. Habang maaga pa ay bumalik na lamang kayo sa pinanggalingan nyo. Walang magandang mangyayari sa pupuntahan ninyo. Pabulong na wika ng isang matandang lalaki na pasimpleng tumabi sa akin at nagpanggap na mamimili ng mga prutas. Kung matutuloy kayo iho ay dalhin mo ito. Sana ay matulungan kayo niyan. Saka muna ako pasalamatan kapag nagawa niyong makabalik dito sa bayan. Iniabot sa akin ito ang isang batong kulay itim na napakakintab at isang botelya na may likido at mga ugat sa loob. Sa isip ko pa na kararating lang namin ay kakaiba na agad ang karanasan ko. Pamilyar naman po ako sa mga kwentong aswang at mga pangkukulam. Kung kaya't medyo may idea na ako tungkol sa lana na nasa botelya. Pero yung makintab na batong itim, wala po akong alam kung para saan iyon. Hindi ko na din yung nagawa pang itanong sa matanda dahil sa agad na itong naglakad papalayo nang makitang papalapit na sa amin si Bianca. Nang makalapit ito sa akin ay nagtanong naman ito kung ano daw ba ang sinabi ng matanda. Sinabi ko na lamang na nanghihingi ng pambili ng pagkain. Sa narinig ay tila naman nakalma si Bianca. Wari mo pa ay balisa ito nang lumapit at nag-aalala. Nakarating kami sa kanilang baryo ng lampas pananghalian na. Malubakan daan patungo sa kanila at sa pagitan ng bayan na dinadaanan namin ay may mga kakahuyan na lamang bago marating ang kanilang lugar. Pagdating namin ay kakaunti lamang ang mga taong naroon. Oh, akala ko ba ay may malaking handaan ang gagawin dito sa baryo niyo, Bianca? Bakit tila yata kakaunti pa lamang ang mga tao?
Parang wala pang gaganaping piyesta. Walang banderitas eh. Pagtatanong ni Tope. Maging ako ay ganun din ang nasa isip. Bakit walang banderitas na kagaya sa mga nadaluhan naming piyesta? Isa pa yung tatamlay ng mga tao na parang hindi naman sabik sa parating nilang selebrasyon. Natagalan naman sa pagsagot si Bianca. Nang bigla kaming lapitan ng matandang lalaki na lumalabas na tatay ni Bianca. Nang hingi ito ng paumanhin, hindi daw talaga naglalagay ng mga palamuti ang kanilang baryo sa tuwing magdaraos ito ng kasiyahan. Dahil sa magiging kalat lamang ito pagkatapos ng handaan at sayang ang panahon ng mga residente sa paggawa nito, imbis na igugol sa mga mas makabuluhang bagay. Napakamot naman ako ng ulo sa tinura ng matanda. Mukhang kakaibang lugar na iyon at unang beses kong makadalo sa piyesta ang matamlay. Magkagayon pa man ay nagtuloy na kami sa bahay nila Bianca. Sa loob ng bakuran ay may iilang mga kabahayan at ang isa doon ay ang tutuluyan namin. Hindi kasi kami magkakasya sa bahay nila kung kaya't magkakasama kami sa isang kubo. Bali ako, si Tope, si Erica at Samuel. Apat kaming bisita ni Bianca. Habang nag-aayos naman ang gamit namin sa kubo, ay nabuksan ni Samuel ang usapan na kakaiba daw pala sa baryong iyon. Napansin niya din na parang walang ibang bisita bukod sa amin. Nang sambitin iyon ni Samuel ay napagtanto ko na tama nga ito. Mula nang pasukin namin ang baryo, ay tila walang mga mukhang bisita doon at pawang mga residente lamang ang naroon. Ang ilan pa ay tila matatamlay at nanghihina. Napatunong tuloy ako kung may piyesta ba talaga dito. At kung meron, eh nasa na mga ihahandang karne. Eh wala man lang ako nakitang baboy sa paligid. Dito ay unti-unting tumaas ang level ng pagdududa ko. Nabuo ang isiping hindi kaya ay niloloko lamang kami ni Bianca at may iba pa itong pakay sa amin. At ano ang ibig sabihin ng matanda sa bayan? Nanatili lamang kami sa kubo at inintay na puntahan kami ni Bianca. Maya-maya naman mga tantsa ko ay mag-aalas tres na yata nang kumatok si Bianca. Nanghingi pa ito ng paumanin nang dahil sana tagalan daw sila sa paghahanda ng makakain namin. Nang makita ko ang inihanda nila ay ang mga karne itong pinamili ni Bianca sa bayan. Kala ko ba ay may handaan doon? Eh bakit kinakailangan pang bumili nitong kaibigan namin sa bayan nang mailuluto? Sa kabutihang palad naman pogi noong kalakbay. Noong matapos kong makausap yung matanda sa bayan at nagkaroon na ako ng masamang kutob, ay nagawa kong bumili ng isang supot na kalamansi na isinilid ko lamang sa aking bag. Kumuha ako ng 3 piraso nito bago nagtungo sa hapag upang masubukan kung anong mangyayari kapag pinatakan ko na ng kalamansi ang ulam. Bagamat duda akong may magbabago, dahil sa mula naman sa bayan ng karne, ay pinatakan ko pa rin ito ng pasimple. Isa pang patak sa inuming isinilbi sa amin. Maayos naman po at walang reaksyon ng mga ito. Ngunit hindi ko lang talaga magawang uminom, gawa ng napakalansa ng baso nila. Mabuti na lamang at may maliit na tindahan doon na nagtitinda ng mga maiinom. Bagamat hindi malamig gawa ng kailangan pa palang magtungo sa bayan, para sa yelo ay bumili na ako. Mas importante ay hindi malansa ang iinumin ko. Maging sila Tope ay ganun din ang ginawa. Hindi na lamang nila pinahalatang nandidiri sila sa mga baso para huwag sumama ang loob ng kaibigan namin. Nagsindi na din ng yosi si Tope habang nagpapahangin kami sa may tindahan. Habang naroon ay napatanong itong si Samuel kung ganun ba daw talaga ang piyesta sa kanila, napakatahimik. Ayon naman sa alin na bantay sa tindahan ay hindi naman talaga daw sila nagdaraos ng piyesta. Gawa nga nang ang sinusundan nilang piyesta ay ang piyesta ng bayan nila. Tanging ang pamilya lang daw talaga nila Bianca ang nagdaraos ng kakaibang pista simula nang dumating ito 2 taon na ang nakakalipas. May sinasamang bisita sa bahay nila at nagdaraos ng handaan kasama ang ilang mga kamag-anakan na dumarating kinagabihan ng bisperas. Ngunit ayon sa alin na hindi sila doon natutulog sa tuwing may handaan kila Bianca. Bumababa daw di umano ang mga residente doon at sa bayan muna namamalagi hanggang sa magsialis ang mga bisita nila Bianca. Sa tinuran ay tila nagtaka naman kami at naintriga.
Dagdag pa ng alay na naroon lamang siya't nagtitinda para sa mga magsasakang kapitbahay niya. Ngunit oras na dumaan na ang mga ito pa uwi, ay sumasabay na siya pababa ng bayan. Pabulong pang nagpayo ang ali na pumunta na lamang kami sa bayan habang maliwanag pa. Parehong pagbababala na narinig ko mula sa matanda. Ngunit nang tatanungin pa sana ito nito pa kung bakit, ay naudlot na ito ng dahil sa tinawag na kami ni Bianca at ipapasyal daw kami sa may lupain nila doon at manguha ng buko bago pa magdilim. Sa narinig ay nasabik naman kami. Libreng buko at tila yata makakarami kami ng kain. At saka dagdag mo pa na hindi nga kami nakainom ng maayos dahil sa malansang baso. Kung kaya't sinigurado kong makakarami ako ng inom ng sabaw nitong buko. Medyo may kalayuan nga lang ang lupa nila mula sa bahay. Kung kaya't nakakahingal din maglakad. At sobrang uhaw na ako ng marating ang nyugan. Kasama namin ang isa sa mga kapatid ni Bianca na siya namang nanguha ng buko para sa amin. Mabilis lang nitong naakyat ang mga puno at magkakasunod na pinita sa mga bunga nito. Sa tansya ko ay nasa 20 bunga ang nakuha nito. Tila pa sobra-sobra para sa aming lima. Pero nagwika na lamang itong si Tope na iuwi namin sa bahay nila ang matitira. Naisip ko naman na mainom na iyon nang makaiwas kong malansang baso na naman ang gagamitin namin. Habang abala kami sa pagkain ng buko, ay may iilang napadaang tao na ganun na lamang ang sama ng pagtitig sa aming mga magkakaibigan. Yung tipong parang may kasalanan kami sa kanila, lalo na kung titigan kami ng matandang babae. Ngunit binati ito ni Bianca. Lumalabas na tiyahin pala ito ni Bianca at panauhin nila. Kasalukuyang patungo ito sa bahay ng kaibigan namin. Ipinakilala naman kami ni Bianca ng mga bisita niya at doon ay nagbago ang impresyon ng kanilang mga muka at biglang napangiti ito sa amin. Medyo nakakakilabot nga lang ang paraan ng pagkakangiti nila. Bandang alas 5 na po yata noon nang magpasya kaming bumalik sa bahay nila Bianca. Ganun na lamang po ang gulat namin na yung kaninang matamlay at kakaunting tao sa bakura nila ay bigla na lamang dumami. May mga baboy na rin na nag-iingay na tila kinakatay na sa likod bahay. Sa bungad ay sinalubong kami ng mga pinakilala ni Bianca ng mga pinsan niya. Tatlong babae at dalawang lalaki na pawang halos kaidara namin. Pero alam niyo po ba yung pakiramdam? Na kahit hindi naman nakatingin sa iyo yung tao, eh alam mong nasa inyo ang atensyon. Ganon kasi ang naramdaman ko nang pumasok kami sa bakuran. Tila kahit may kanya-kanyang ginagawa ang mga tao doon, ay parang lahat ng atensyon nila ay nasa amin. Una naming dinala sa kubo ang mga buko na natira kanina. Pinalatan na ito ni Tope nang sa gayon ay mas magaang dalhin. Hinarap naman ni Tope ang sundang dahil sa kakailanganin niya raw para sa pagbubukas ng buko. Hindi naman nagdalawang isip ang kapatid ni Bianca na iabot ito sa kaibigan ko. Sa loob ng kubo kung saan naman ay maliit at malamlam na lampara lamang ang nagsisilbi naming ilaw, ay tahimik kaming nakikinig sa mga usapan ng naroon. Naisip ko pa na sana pala ay hindi na ako sumama doon. Total ay madami din naman pagkain sa bahay ng amo ko na madalas ay pinapadaan ako pagkatapos ng pagtitinda para kumain at magbalot na madadala sa bahay. Dahil lang naman sa mga kaibigan ko kung bakit ako sumama. Ayokong isipin nilang hindi ako marunong makisama. Nang mga sandali pong iyon, ay hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng kakaiba sa paligid namin. Maging ang tatlo ay nag-umpisa na ding hindi mapalagay at tila nababalisa. Abel, maging alisto ka lang. Iba ang pakiramdam ko sa mga bagong dating na bisita nila Bianca. Parang hindi tao ang tingin sa atin. Mabuti at hindi nagduda yung kapatid ni Bianca nang hiramin ko itong sundang. Sakali mang may mangyaring kakaiba, eh may maipanlalaban tayo. Sambit sa amin noon ni Tope. Kaya pala ganun na lamang ang pagdadahilan niya sa paghiram ng itak. Bukod dito ay tinanong niya kami kung natatandaan daw ba namin ang daan pabalik sa bayan. Sakali magkagulo doon ay kailangan namin maglakad sa kadiliman at tunguhin ng papuntang bayan. Naisip ko naman ay baka abutin kami ng 2 oras kung lalakarin namin. Nang bigla kong maalala yung binigay sa aking botelya ng matanda.
Agad ko itong kinuha sa bag ko na naihalo ko sa mga kalamansi. Ganun na lamang ang sindak ko. Basang-basa na ang supot ng kalamansi at nangangalahati na ang botelya na noong iabot sa akin ay alam kong puno pa. Ipinakita ko ito kay Latope at naikuwento ko sa kanila ang tagpo sa bayan kung saan ko nakausap yung matanda. Kumpirmadong meron sa mga naroon ang posibleng aswang o maaaring ang buong mag-anak na naroon ay mga aswang. Bandang alas 6:30 na magingay ang mga kamag-anak nila Bianca. Naglatag na ito ng isang mahabang lamesa para sa inuman. Napakaraming alak ang naroon na sa pakiwari ko pa ay daladala ng mga kamag-anak ni Bianca. Unti-unting nagiging maingay at masayang selebrasyon ang naroon sa bakura nila. Habang ang mangilang-ilang kapitbahay ng mga ito ay tahimik lamang sa kanikanilang bahay at tila ayaw pakialaman ang mga mag-anak sa ginagawang kasiyahan. Kahit pa nga noong nadungaw ko sa bintana na may ilang residente ang napapadaan sa bakura nila Bianca, ay hindi ito pinapansin ng mag-anak. Bagay na hindi normal para sa isang selebrasyon. Kadalasan kasi eh sino man ang mapadaan sa bahay nyo ay tatawagin nyo at aayain kumain at uminom kahit saglit, diba? Pero tila ba ang selebrasyon na iyon ay para lamang sa kanila? Sinikap kong magbasid sa bakuran. Tinandaan ko kung saan kami maaaring makadaan sakaling mangyari na ang mga bagay na ikinababahala namin. Ang kami naman ang karnehin ng mga ito. Pinaalalahanan ko naman ng mga kaibigan ko na hanggat maaari ay iwasan na nila ang kumain o uminom man lang ng mga iniaalok nila Bianca. Mas maigi nang makasiguro kami. Lalo pat ilan sa mga nag-uusap ay batid kong kami ang paksa. Bandang alas 8 ay wala pa din si Bianca at tila nakalimutan na kami. Isa pa ay bakit nagbili nito na manatili lamang sa kubo samantalang nagkakasiya na ang mga kamag-anak nito at nagiinuman. Akala ko ba ay bisita kami? Pero sa dating ay parang mga bilanggo kami doon na bawal lumabas. Hindi na nakapagtimpi pa si Tope at sinubukang pumuslit sa may kubo. Nagtungo ito sa likod ng parte nito at sa unahan ay daanan naman papunta sa likod bahay. Maya-maya pa ay humangos itong napabalik sa amin. Ayon sa kaibigan ko ay hindi tao ang mga naroon. Paano kasi? Nang magawa niyang makapunta sa likod ay nakita niya ang ilang kalalakian na nilalagok ang sariwang dugo mula sa kinakatay nitong baboy. Pagkatapos ay nakita niya ang tatay ni Bianca na nilalantakan ang puso ng baboy na dinukot nito mula sa bagong katay na hayop. Kamuntikan pa siyang mabuking nang matapakan niya ang ilang bote sa may gilid. Mabuti na lamang daw at nagkaingay sa loob ng kusina na tila pag-aagawan ng kung ano ang nasa loob. Doon na nagawang makabalik sa amin ni Tope. Mapaswang man o kanibal ang nasa bahay na iyon ay namimiligro kami. Naisip naming humingi ng tulong sa tindahan na nasa unahan lamang. Ngunit nang tanawin namin ito ay sarado na at tila walang tao doon. Dahil dito ay wala kaming pagpipilian, kundi ang baybayin ang daanan pababa sa bayan. Bagamat madilim ay wala namang kaming pagpipilian kung ayaw naming kami nang isunod ng mga ito. Subalit bago ang lahat ay kailangan namin makaisip ng paraan kung paanong makakatakas sa kubo nang hindi napapansin ng mga tao doon. Kita naming abala pa si Bianca sa pag-aasikaso sa mga kamag-anak nito, kung kaya't maaaring mamaya pa ito tutungo sa kubo namin. Nagpasya si Tope na bumalik kami sa likod ng kubo at dala ang itak ay sisiraan niya ang bako doon upang magawa naming makadaan. Sa tawid kalsada kasi ay pababang lupa na tila patungo sa ilog. Kung kaya't kung doon kami dadaan ay hindi kami mapapansin ng mga nasa bakuran. Hanggang sa makalampas dito ay saka lamang na kami babalik sa kalsada at tatakbo. Ginoong kalakbay, grabe na ang kabang nararamdaman ko dito. Subalit kailangan tapangan. Mas nakakaawa si Erica na hindi na nagsasalita at sobrang putla na ng mukha sa takot. Hindi na namin ito makausap at panaytango na lamang ang mga sinasabi sa amin. Sa nakita ay tila kusang tumapang ang loob ko sa isiping may kailangan kaming protekta ang kaibigan. Matagal ko nang kakilala si Erica at noong mga panahong wala ako ay isa ito sa mga araw-araw na nag-aabot sa akin ang magagamit sa pag-a-apply ng trabaho
at pangkain. Kung kaya't ano't ano pa man ang mangyari, ay kailangan namin makauwi ng buhay nang masuklian ko naman ang kabutihan niya. Mga kawayan lang naman ang bakod kung kaya't mabilis namin itong nasira. Pagapang kaming tumawid sa kabilang kalsada mula sa likod ng kubo, tapos ay pakubling duman sa madilim na parte. Nang sa tansya namin ay nakalayo na kami sa bahay, ay saka kami bumalik sa kalsada at kumaripas na ng takbo. Bahala na kung mali ang hinala namin at mapahiya sa kaibigan namin. Ang importante ay hindi kami magsisi at mapahamak. Sa unahan ko ay sila Samuel at Erica. Sa likod ko naman ay si Tope. Maya't maya ang paglingon namin sakaling may sumusunod na sa amin. Siguro po kalakpay mga nasa 5 minutong pagtakbo na nang marinig namin ang mga pagsigaw sa pinanggalingan naming bahay. Tila nadiskubre na nila na wala kami sa kubo, kung kaya't mas lalo naming binilisan ang pagtakbo. Siguradong maya-maya lamang ay matutuntun na nila ang tinahak naming daanan. Napansin ko pa na tila walang mga tao ang iilang bahay na nadadaanan namin. Pero noong umaga lamang ay may mga nakita pa kaming iilang tao na nakatitig nga sa amin. Pero nang gabing iyon ay madilim ang lahat ng mga bahay na alam mong walang tao sa loob. Ngunit hindi iyon ang oras para umusyoso pa. Napakadilim po ng daan at mayat maya ay kailangan naming huminto dahil sa pagkahingal at pagod. Sa muli po namin pagtigil ay nakarinig na kami ng mga pagaspas ng pakpak at mga pagtakbo na nagmumula sa likuran namin. Ang ginawa namin ay umalis sa kalsada at bumaba kami sa tila mababaw lang naman na bangin sa gilid. Napakiwari ko pa ay daanan ng tubig nang dahil sa dinig ko ang lagaslas nito. Bagay na papabor sa amin. Kung magkagayon ay mahihirapan ang mga sumusunod sa amin na marinig ang mga pagkilos namin dahil sa ingay ng tubig. Ngunit ganoon din kami. Hindi namin malinaw na maririnig kung nasa ang parte na ba ang mga humahabol. Kung nakalampas na ba ito o yung naroon lamang at nag-aabang. Minabuti po namin na doon na muna magtago sa mga mabatong parte na dinadaanan ng tubig. Mabuti na lamang po ay dala ni Tupi yung itak. Gawa ng sa tubigan ay nakasumpong kami ng ahas na dumaan mismo sa harapan ni Erica. Halos mapatili na sana ito. Mabuti na lamang at napigilan ni Samuel, kung hindi ay siguradong huli kami. Mabilis itong tinusok ni Tupi sa ulo at pagtapos ay tinangay na lamang ito ng agos. Hindi na po kami bumalik sa kalsada. Ang ginawa namin ay sinundan na lamang kung saan papunta yung tubig. Ayon naman kay Tope na siguradong may madadaanan naman kaming kabahayan sa gilid ng katubigang iyon. Tansya pa niya na maaaring papunta iyon sa ilog, kung kaya't mas malaki ang tsansa naming hindi makita ng mga aswang kung doon kami dadaan dahil sa aasahan nito na sa kalsada lamang kami tatakbo. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Mabuti na lamang at mabato at tuyo ang gilid ng tubig at hindi mahirap maglakad. Unti-unti ay lumalaki ang kanina ay tila batis lamang, hanggang sa marating namin ang isang ilog. Ang problema lamang po ay nasa kabilang ibayo kami. Nasa tawid nito ang kalsada. Ngunit sabi ni Tope ay magpatuloy lang kami at baka may madaanan din kaming tulay. Ganun na nga po ang ginawa namin. Pagod, basa at nanginginig dahil sa lamig ng tubig at sa takot na nararamdaman mula sa tinatakasang angkan ng aswang. Siguro po ay 30 minuto na kami naglalakad nang makakita kami ng bahay na may ilaw sa unahan. Kasunod nito ay isa pang bahay. Natuwa po kami. Tila sa isip namin ay narating na namin ang malapit sa kabayanan dahil sa magkakalapit na ang mga bahay dito. Subalit may isang problema. Habang nasa matataas na damo kami naglalakad, tapos ay natatanaw ang mga kabayan at ang isang tulay na patawid dito. Sa sinag ng buwan ay hindi kami maaaring magkamali. Si Bianca ang nasa tulay, kasama ang ilang kalalakihan at tila nag-uusap. Nagawa nitong unahan kami sa daanan at tila nagbabaka sakali sila na doon kami dadaan. Wala kaming maisip kung paano tatakas sa mga ito sa unahan pagkalagpas sa tulay. Alam naming bayan na iyon, gawa ng maliwanag na ang lugar na iyon. Ibig sabihin lamang ay mas marami na ang tao doon. Subalit sa pagitan ng bayan at sa grupo namin
ay ang tulay na puno ng aswang. Gawa nga ng gabi na ay wala nang napapadaan doon. Inisip ko nang bumalik na lamang kami. Ngunit masyadong malayo at saan naman kami dadaan mula doon. Eh siguradong nakaabang din sa daanan ng ilang pa sa mga aswang. Naipit kami sa gitna. Ilang minuto kaming nagkubli sa damuan. Umaasa na sana ay magsialisa na sa tulay ang mga impakto. Kita pa namin ang tila pagalit na pagmamando ni Bianca sa mga kasama nito. Tila masyadong nadismaya na natakasan namin sila. Bigla kong kinabahan biglang tumingin sa direksyon namin itong babae. Ang inaakala naming totoong kaibigan. Tila may tinatanaw ito. Todo naman ang pagtago namin na halos sumayad na sa lupa ang mga mukha sa pagkakayo ko. Si Erica ay kanina pang humihikbi pero sinikap kong patahimikin ito at ipaintindi na baka matonton kami kung hindi siya titigil sa impit na pag-iyak. Sa kabutihang palad naman ay muli nang bumaling si Bianca sa mga kasama niya at tila nagutos na magtungo muli sa kalsada at doon na maghanap. Saktong pagsinag ng buwan ng lubos sa kalupaan. Kung naroon pa sila sa tulay ay siguradong kitang-kita na nila ang paggalaw ng mga damo sa kung nasaan kami. Pero hindi pa natatapos doon ang kalbaryo. Sa impapawid kasi ay naroon ang isang lumilipad na aswang at sinusuyod ang lugar. Kita namin ang malaking pakpak nito na nakabukang pumapagaspas sa ere. Nang mga sandaling iyon ay nasa ilalim na kami ng tulay. Saglit kami nagpahinga doon at bumawi ng lakas. Iyon na yata ang pinakamahabang gabi sa buhay ko. Nagulat na lamang po kami nang biglang may sumitsit sa amin. Ginoong kalakbay. Kung may anghel ay sigurong isa na ang matandang ali na yon sa mga anghel. Isa ito sa mga may-ari ng bahay sa parting iyon. Tinawag kami at sumenyas na magmadaling pumasok sa bahay niya. Nabuhayan po kami ng pag-asa. Wala kaming magagawa sa lumilipad na aswang. At kung ipipilit namin ang pagtakas, ay tiyak na makikita kami nito. At malay ba namin, baka nasa kung saan lang nadaan sila Bianca at nag-aabang. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, ay may tatlong bata ang naroon na pawang mga nasa edad 15 pababa. Lahat sila ay nakasilip sa maliit na butas na tila may pinagmamasdan. Nagpakilala po sa amin ang matandang babae na si Lola Almeida. Ayon sa kanya ay kanina pa nilang pinagmamasdan yung grupo ng tao na pabalik-balik sa tulay. Alam nilang may mga hinahanap ito at napagtanto nilang mga aswang ito nang makita ang isa dito na nag-anyong aso at tumakbo papasok sa sityo nila na tila may hinahanap. Ayon pa sa matanda na maaaring mga aswang itong dayo lamang, gawa ng sa tagal na nila doon, ay noong gabing iyon lamang na may naligaw sa lugar nila. Ikinuwento naman namin kung ano ang nangyari sa amin at kung saan kami nang galing. Nabanggit pa namin ang sitio kung saan kami nang galing. Ayon sa matanda ay walang ganong sitio at wala siyang alam na kapistahang idarao sa araw na iyon. Tumanda na lamang siya sa bayang iyon at alam niya ang mga pista sa kanilang lugar. Kung gayon ay tama pala ang alay na bantay ng tindahan. Walang pista sa napuntahan naming lugar dahil sa sinusunod nila ang piyesta sa bayan. Malinaw na nilinlang lamang sila ng kanilang kaibigang si Bianca. Maya-maya ay may mga ilang tao ang naglalakad sa labas at may pagtahol pa ng mga aso. Nagbahay-bahay ito at kumakatok. Isa sa kapitbahay ng matanda ang nakatok at ayon sa taong nasa labas ay may mga hinahanap sila mga magnanakaw na nakatakas na sa paglalarawan ay kami ang tinutukoy. Agad kaming pinagtago ni Lola Almeida sa itaas ng bahay nila na parang kisa minatambakan ng mga gamit. Walang pag-aalin lang ang umakyat kami doon at ipinagkatiwala sa matanda ang buhay namin. Bigla itong nagpausok ng mabahong goma sa kanilang lutuan at nilagyan ng mga kahoy. Napakabaho na kahit kami ay hindi nakahinga ng maayos. Noong akma ng mga ngatok ang mga kalalakian, ay nadinig namin ang boses. Tila na antala ang pagkatok nito, marahil dahil sa naaamoy nilang baho ng usok. Mabilis ding naglagay ng walis-tingting na pabaliktad ang matanda sa kanyang pinto. Sa ginawa nito ay hindi namin maintindihan, pero biglang nawala yung mga naglalakad sa labas. Sabay senya sa amin na bumaba na. Patawa-tawa naman si Lola Almeida.
Wika pa nito na hindi uubra sa kanya ang mga estilong panlilinlang ng mga aswang. Na sa tinagal-tagal niya daw sa mundo, eh marami na siyang nakasalamuhang mga ganitong uri. Maya-maya ay may tila dumadapo na sa bubungan nila Lola Almeida. Tila na ginala ang mga aswang sa ginawa ng matanda kung kaya't bumalik ang mga ito. Grabe na ang takot namin. Si Erica ay nagsusumiksik sa amin nila Tope. Si Tope naman ay gustong subukang umakyat mula sa kisame at naisipang saksakin ang aswang na naroon sa itaas. Ngunit iyon marahil ang pinakamaling ginawa ng mga aswang. Ang sumugod sa sityong iyon, nagsumigaw si Lola Almeida na may aswang sa bubong nila. Tapos ay nagsilabasa ng mga kapitbahay nito. Tanga ng mga baril nito at iba pang armas. Pinaulanan nila ng bala ang mga nasa bubong at ang mga asong nakatambay sa tulay. Tagtad na ng bala ang mga itong nagsipulasan at tumakas. Akala namin eh mga takot sa aswang ang naroon. Eh sila pala dapat ang katakutan ng aswang. Natawa na lamang si Lola Almeida. Wika pa niya na dalaga pa lamang siya. Nung huli silang makainkwentro ng aswang sa kanilang sityo. At katulad na nangyari sa mga aswang na humahabol sa amin, eh tagtad sila ng balang tumakas. Doon na po kami nagpaumaga at nang sumapit ang alas 5, eh may matandang lalaki ang dumating sa bahay. Napalunok na lamang ako ng laway. Ito yung matandang nagbigay sa akin ng botelya at bato sa palengke. Asawa ito ni Lola Almeida, si Lolo Efren. Akalain mong dito ko kayo ulit makikita, bata. Ano, kamusta ang karanasan nyo sa huwad na sityo? Noong makita ko pa lamang ang babaeng kasama nyo, ay sigurado na akong ito yung mga aswang na dumayo sa mga liblib na lupain dito sa aming bayan. Hindi talaga ito taga rito at ilang taon lamang silang namamalagi sa isang lugar at lumilipat din kapag mainit na sila sa mga mata ng mga tao. Pagpapaliwanag ng matanda, ang ibinigay niya sa aking bato ay may sabulag na epekto. Ayon sa kanya, kaya siguro kahit halos nasa itaas na lamang namin ang lumilipad na aswang, eh hindi kami nito makita at ligtas kaming nakarating sa kanilang bahay. Ngunit sino ang mag-aakala sa mga pagkakataong ganon? Isang albularyo si Lolo Efren. Tinanong kami nito kung kumain na ba kami o uminom man lang sa bahay ng mga aswang. Nagwika naman akong kumain lang kami dahil sa napakalansa ng baso at inumin kaya hindi namin nagawang inumin. Magkagayon pa man ay isa-isa kami nitong sinuri at pinainom ng napakapait na klase ng inumin na parang sumusot sa ilungan lasa. Sa maniwala po kayo at sa hindi, ay nagsuka kami ng maberde-berding uri ng malapot na hindi namin malaman kung ano ba. Gayong ang kinain namin ay karne. Ayon sa matanda ay hindi ito ang pagyanggaw, kundi isang uri ng lason. Sakaling nakainom kami ng inihahandang inumin, ay makukumpleto ang ritual at baka hindi na naming nagawa pang makatakas sa bahay na iyon. Agad daw kasi kaming mawawalan ng malay dahil doon. Mabuti na lamang pala ay maarte pa kami sa inumin, kung hindi ay nakarni na kami. Binigyan din kami ng tigi-isang kwintas na may nakaukit na kahoy na palawit. Pangontra daw ito para maiwasan ang pagsunod sa amin ng mga aswang. Bandang alas 9 na po ay inihatid kami ni Lolo Efren sa terminal. Nagpasalamat kami maging sa mga residenteng naroon sa labas. Wika pa ng isa, eh sa susunod ay isama namin sila sa pupuntang piyesta. Nang makabalik po kami sa Davao, ay walang pagsidlan ang tuwa namin. Buhay kami at ligtas na nakauwi. Ngunit kagaya ng inaasahan, ay hindi na nagpakita pang muli si Bianca at ayon sa amo niya ay walang pasabi itong umalis. Akala namin ay malulungkot si Tope, pero nakatawa lang ito. Ayos lang total ay nagawa niyang nakawin ang itak nila Bianca. Dinala niya kasi yung itak na hiniram niya sa kapatid nito. Kakaiba daw kasi ang hawakan kaya natuwa siya. Ayon naman sa albularyong si Lolo Efren, ay malamang ay nakuha lamang nila ito sa isa sa mga biktima nila. Gawa ng gamit daw ito ng isang antingero. Dahil doon ay mas lalong napagtibay ang aming samahan bilang magkakaibigan. Hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral si Erica at lumuwas na ng Maynila. Si Tope naman ay nag-asawa na at sumama sa asawa nito sa Bohol. Kami lamang ni Samuel ang natira sa pwesto.
Sa kalaunan ay iniwan din ako dahil sa kinuha ng kapatid nito sa Laguna. Ako na lamang po ang naiwan sa Davao hanggang sa mag-asawa ko at tumanda at magkaedad. Tanging ang mga ganitong kwento na lamang po ang aking naging libangan na tila kapag napapakinggan ko ay binabalik ako sa aking kabataan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.